Yes, good afternoon at update po tayo dito sa reclamation na ginagawa dito sa Manila Bay, pero wala po tayo mismo sa Dolomite Sun. Good afternoon po sa inyo lahat at sa mga baguhan. Yes, welcome sa channel, Ms. Delaney Dora Bals. Mahalin niyo po ako ng buong buhay na hindi galing sa ilong na Mayasiyaw, Tarbis Buwan. So, ilang beses na din po natin nakukuhanan or na-update itong reclamation na ginagawa po dito sa Manila Bay and then sa may Pasay area naman po. So, ngayon, andito po tayo ngayon sa may Pasay area naman. So, yung ginagawa nga po dito ay naghuhukay ng buhangin. So, kung nakikita nyo po itong kulay blue, so, nakaantabay po yan dyan para sa pag kuha ng buhangin sa ilalim ay doon naman po ilalagay yung buhangin na nakukuha nitong isang machine. Update po tayo at samahan niyo po ako sa aking pag-update dito sa Pasay area naman po. So noong nakarang araw, ando naman po tayo sa may seascape. Yes, so hindi lang po isang dredging machine yung ating nakikita dito sa Manila Bay. Marami po ito at doon nga po sa may Laot. Meron na po siyang namumuo na buhangin. Napakalawak na nabuhangin sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga baguhan na hindi naman po updated. Ayan, so replay lang po natin. Ayan. So may namumuong buhangin na po sa Laot nitong Manila Bay. So dahil ay may proyekto nga po dito. Pero matagal pa po natin makikita yan. Ilang years pa po. So ngayon pa lang po ay naghuhukay po ng buhangin dito sa tabi and then minsan naman sa gitna katulad doon sa may seascape, nasa tabi sila. So, yung view na po yan ay andyan yung Jokno Boulevard. So, itong mga yate na yan na nakikita nyo po yan, ay yan naman po ay sakaya ng papuntang Bataan. Yes, Bataan. Sana hindi ako nagkakamali. Pakicorrect naman po ako sa mga nakakaalam po. Kasi may biyahe nga po dito sa Molopay siya papunta ng Bataan. Ayan. So, ikot ko lang po kayo. So, ayan yung parte na yan, yung view na yan ay papunta po yan ng Manila Bay or papunta ng Dolomite Sun. So, dahil ay wala pa pong gawa, lunch time, so mag-antay po tayo. Antayin po natin na umarangkada yan sila sa kanilang pag-ahakot ng burak or buhangin dito sa ilalim nitong Pasay area naman. So kung makikita nyo po yung parang itong naka-ano, ayan yung maghuhukay or kukuha ng buhangin sa ilalim. And then, ilalagay naman po yan dito sa may kulay blue na barge. So itong mga dredging machine, so ulitin ko lang po, hindi lang isa po yan, dalawa, tatlo, apat, hindi lang ganun, kundi madami yan sila at hiwa-hiwalay sila na gumagawa. So kumbaga, isang machine, may ibang dito sa kabilang side or kung hindi naman, nasa Laot naman. So dito naman sa may papuntang Dolomite Sun, minsan nakukuhanan nga natin yon, nakikita natin na talaga naman hiwa-hiwalay sila. Yung akala nyo na mga barko na nakatambay lang doon sa may gitna ng Laot, hindi po sila barko, kundi yan yung mga machine na gumagawa dito sa proyekto na ilang years pa po natin masisilayan. So sa mga viewers ko, sa mga nakakaalam, so comment lang po kayo kung may idea kayo kung about this dito sa Reclamation Pasay, Horizon, Solar City, Manila, yung mga tinatawag, and then ano pa ba? Ayan. So yun yung aabangan natin sa mga susunod na taon pa po, at ito din yung i-update natin sa mga susunod pa po na mga araw, buwan at linggo.
Kasi na nga po, pagkatapos mapuno nitong barge na kulay blue. Ayan, so ilalagay po yan doon sa may ano naman, sa may Laot. Yun nga po yung sinasabi ko na may buhangin doon na nakuhanan na po natin yon. So isang beses lang tayo nakapunta doon. At yun nga po ay nabangka, nakasakay tayo ng bangka papunta doon. So yun naman na ay hindi na tayo muli nakapag-update mismo doon sa Laot nitong Manila Bay para mai-update natin yung buhangin at kung gaano na ba talaga siya kalawak. Kasi nung mga nakaraang buwan, pwede pa tayo kumuha doon. Kaya nung medyo malapit-lapit. Pero ngayon kasi ay bawal na daw po. Yun po yun sa pagkakaalam ko. Pero siguro sa mga susunod naman na buwan, yan, siguro hindi na tayo mapagbawalan. So makakuha na tayo ng medyo malapit-lapitan. Ayan. So inilubong muli itong aparato na to na yung kumukuha ng ano ng buhangin dito sa ilalim ng dagat. And then pag nakakuha na, may nakuha na siyang buhangin, so aangat muli yan and then ilalagay dito sa barge na kulay blue yung nakikita natin. And then yung building na yun nakikita nyo po na kulay white. Ayan naman po yung Lime Hotel dyan sa may seascape naman po. So abang-abang lang po tayo at kung saan pa po tayo pwede makapag-update. Siguro sa susunod naman ay doon naman tayo sa may ano, dito sa may kabilang side, sa may likod naman po nito. Kasi doon din tayo galing noong nakaraang weeks, nakakuha din tayo doon. So sabi ko nga yung mga dredging machine na to ay kalat-kalat sila. May sa tabi, may nasa Laot. So nakakuha na siya ng buhangin. And then, isasali niyan dyan sa may kulay blue na barge. Ikot lang po tayo ng konti. Panandalian lamang po dahil umiikot din po itong ano, umiikot din po itong machine na ito. Ayan. So ito yung update natin for now. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ulitin ko lang po. At sa mga baguhan, yes, welcome sa channel. My name is Jolaine de Dorabels. Mahalin niyo po ako ng buong buhay. Yun ay hindi galing sa ilong ng Maisingaw, Gatos Buwan. At sa mga nagtatanong nga po pala about sa Manila Bay Dolomite Sand, kung pwede na bang pumasok? Hindi pa din po. Open na po ba sa publiko? Hindi pa din po. Pwede bang mamingwit? Ulit-ulitin ko man po. Hindi pa din po. Bawal pa po dahil may area po para sa mga gustong mangisda, sa mga gustong mamingwit. Yan lang po sa may ano, sa may kabilang side, sa may Remedios banda lang po ang para sa mga gusto pong mamingwit. Ayan. Mamingwit po ng isda. Ayan. So at yung banyo naman po pala, okay na din po siya. Ayan. So dito po muna tayo. So nabanggit ko lang po 'yon yung ano yung Dolomites sa mga viewers po natin, sa mga nagtatanong. So naman ngayon, dito nga po tayo sa Manila Bay Reclamation na ginagawa. Sana 'yun doon sa Maylao talaga 'yun ay makuhanan po natin ng medyo malapit-lapitan para naman po sa ating mga viewers, para naman mas klaro naman po talaga. So ngayon ay dito lang po muna tayo sa naguhukay ng buhangin and then ilalagay po yan dun sa Laot, hukay, and then ibabagsak yung buhangin dun sa may Laot. So bye po muna, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you.